back to my channel. Magbabalik ang online chikatora ng bayan senyorita. Dada. Sa mga bagong viewers out there, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para maging updated kayo lagi sa aking vlog. Anyway, patindi na ng patindi ang mga kaganapan sa He's Into Her. And another good news, magkakaroon ng book 2 ang He's Into Her kasi nga malapit ng matapos nga ang His Into Her episode by episode. At yun ang ating hintayin dahil chap na kapanapanabik at kahintay-hintay ang mga eksena na magaganap sa His Into Her. And I know na sa book 2 ay dito na magiging masaya ang lahat, mas lalong mag-devil up ang mga scene, ang mga kaganapan. At alam kong yun ang hinihintay ng mga John Dahl supporters. And another first na naman is yun. First team up nila sa cover magazine ng Metro Star at talaga ang ganda nga ng development, ang ganda ng outcome ng kanilang photoshoot. Anyway, sa bagong episode na ito, ang daming magbabalik, ang daming mga revelasyon ang inyong matutunghayan. Expect the unexpected. Alam ko na yung mga hindi nyo inaasahan ay magugulat na lang kayo sa mga pasabog ng mga characters ng mga bawat isa. Yung mga akala nyo kaibigan nyo pero hindi pala. At alam kong hihintayin at hihintayin nyo ang mga revelasyon na ipapalabas ng His Into Her. And I do believe na sana handa kayo sa mga bawat kaganapan na ipapakita at ipapalabas ng His Into Her na kung saan mapapanood ito sa IWON TV every Friday, 8 o'clock, 8 p.m. and Sunday naman sa A2 channel and YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. So, be ready. Ihanda ang lahat ng mga pasabog na meron sa His Into Her. So hanggang dito na lang muna ang aking update. Ito ang yung online chika Dora ng bayan senyorita Dada. Kaibigan, love you! At kwento-kwentong mga pangyayari sa His Into Her na kung saan from mortal enemies to friends hanggang sa maging mortal enemies na naman ang ating mga bida na si Jade at si Max Payne. Oh no! Ano kaya ang nangyari sa kanila? Well, let's see. So, sa pagtatapos nga ng episode 4 ay medyo okay na yung pakiramdam, okay na yung feeling at okay na yung pakikibagay ni Jade at ni Max Payne. Naging okay naman na sila. Paulit-ulit. Okay, basta. Indamod na ngayon si Max at saka si Dave sa episode 5 na ito dahil sa successful ng anti-bullying project nila ay dito nagkaharap-harap, nagkapatawaran ng ating dalawang bida na si Dave at saka si Max Payne. Yun nga lang, sa kabila ng pagkakaayos ng dalawang ito, ay syempre hindi mawawala na may kontrabida talaga sa isang alam niyo na ba kung sino tinutukoy ko ng kontrabida sa episode na ito? Walang iba kundi si Amy! Nakakalo ka talaga kung si Amy. Talaga, yung insecurities niya, hindi niya matanggal-tanggal. It's because, dahil sa insecurities niya, ay dito, sinugod niya si Max Payne ng ating idolod. Yes! Sinugod niya at sinabunota ng ating idol, si Max Payne. Ewan ko pa dahil sa insecurities niya. Alam mo naman mga kontrabida, mga inditera yung mga yan. Dahil nasa pagsabunot kay Max Payne, ay siyempre to the rescue ang ating archer ng His Into Her na si Dave. Siyempre pinagtanggol niya ang ating bida na si Max Payne. Siyempre sa kabila ng pag-rescue ni Dave kay Max, ay siyempre ginulantang lahat tayo ng mga pasabog ni Miss Amy na may nangyari daw isang gabi sa kanila ni Dave. Habang nagiinuman daw sila ay nagkahalikan daw sila Dave at saka si Amy. Oh no! How true na nagkahalikan daw sila Amy at saka si Dave. Pero hindi pinaniwalaan ito ng Max Payne and friends and syempre Dave and friends. And sa pag-amin nga ni Amy na ito
ay dito hindi masuri o hindi maisip, hindi kung may nangyari na nga ba sa kanina, ganun pa man, ay wala siyang naalala na may ganun pangyayari na nangyari kanila Amy. So, kahiya nga si girl. Siyempre si girl, dahil sa kahiya, nag-walk out ang ating Amy girl. Char. Kawawa ang Amy. Siyempre, yung mga alagad ni Amy, nag-walk out na rin. So, dahil nga dun, sa pangyayaring paghalit umano ni Dave kay Amy ay tuloy pa rin ang takbo ng buhay. And syempre, life must go on. Syempre, after ng pangyayari niyan, after ng scene na ito ay, ayun na nga, to the, ano naman, alam yung number one supporter talaga ni Isay ang Tagsen. Yun nga lang sa kabila ng kasagsaganan ng Tagsen ay, dito, iminugtahi ni Dave kay Isay na deleted na nga yung Tagsen at iwas-iwasan na rin ang pagtawag kay Max ng Kaguro at ganun din si Max Payne kay Dave na tawagin siyang Sense Yui. So wala na yung Tagsen, wala ng Kaguro at wala ng Sense Yui na magaganap sa kanilang dalawa at yun ay tuluyan ng deleted dahil okay na ating dalawang bida! And syempre, yung love naman ng dalawang bida natin. Para nakikinita ko dito na nag-start with love ng ating iniidolo na si Dave at Maxine. Diba? Syempre, yung mga kaibigan naman ni Dave at ni Maxine ay talagang tinutukso silang dalawa na parang may love team na magaganap sa kanilang paaralan, sa kanilang pagkakaibigan na may bagong love team na nga sa kanila. At syempre, todo-pilip naman itong si Dave and Max Payne kahit hindi nila ipinapakita ito sa isa't isa hanggang sa after ng successful nga din ng anti-bullying project ay muli na naman pinatawag ang ating bida. Oh no, ano na naman kaya yun? So, ipinatawag na naman ang ating mga bida na si Dave at saka si Max Payne sa kanila sa office ng kanilang paaralan. At yun nga, kaya sila pinatawag ay dahil si Master ay kinong-congrats yung ating dalang bida dahil sa success po ng anti-bullying project. Yay! So, naisipan niya naman ng master na ito na gumawa na naman ng panibagong project. This is about sa date project na gagawin nila Dave at ni Max Payne, which is na pagsang-ayunan naman ng dalawang ito. Ano kaya mangyayari sa date na ito? Excited ako sa mga magaganap na ito, di ba? Alam ko, excited na rin kayo. And dahil dyan sa day project na magganap ay aking hintayin at abangan kung anong meron dito. And next one is, dahil na nga rin sa anti-bullying project na successful ng anti-bullying project ay ang successful na rin na give up. Ay, wait lang. May nakalimutan ako dito. Wait. Yun nga lang sa kabilang banda naman, after nung pinag-usapan, nung pinag-itingan nila Master at ni Dave at ni Max Payne ay dito nag-solo ang ating mga tita. Yes, habang nag-umuni si Dave at saka si Max Payne ay talagang iniisip na yung mga kakiligan ng mga pangyayari sa kanilang dalawa. Habang itong si Dave ay unti-unti nang nakukol kay Max Payne at ganun din kay Max Payne. Yung nga lang, may umiiwas talaga sa nararamdaman ni Max Payne dahil nangako siya sa kanyang mga magulang, lola at tito na uunahin muna ang pag-aari bago ang love na niya. Dahil nadala na nga sa unang love life niya noon tungkol kay RG, ayaw niya nang mangyari ito. Pero sa kabilang banda naman, si Dave naman ay talagang marami siyang mga pinag-isipan, marami siyang
naiisip na what if naging sila ni Max Payne, iniisip niya until sa middle ng story na to ay ni-play yung music ng dalawang ito. At doon, habang piniplay yung music, talagang alam yun, nakikita mo sa mga mata nila, Dave at Max Payne, yung kilig, yung love, yung parang alam yung pag nagka-crush ka, iba yung feeling na nararamdaman. Am I right? Ganun din kayo, kapag nagkakaroon din kayo ng crush, at pinansip kayo, at may magandang nangyari, at talagang alam yun, love is in the air. Anyway, dahil dyan, nagpalitan na rin, hindi makatiis si Dave na text itong si Max kung kumusta na siya, kung nakauwi na nga ba, kung anong ginagawa niya. At doon na nga, nag-message back naman si Max kay Dave na kung saan, dito nalaman ni Dave kung ano yung mga favorites ni Max. At doon, may pasikwetong note, itong si Dave, ang ating tita, nakakaloka. Yes, may secret note itong si Dave because ang lahat ng mga favorite ni Max ay kanyang ninonoted at nilista. Grabe, grabe, grabe. Ding, ding, ding! Pangyayari ito at kinikilig sa kanilang dalawa. Hanggang sa napag-usapan nila na pinabukasan, makikita sila 8 a.m. sharp sa kanilang school. At yun ang pinagsak tayo na. Until sa pinabukasan, another new day na naman ng kanilang pagsasama, pagkikita ay hindi inaasahan ni Max na malilate itong si Dave. So parang sa pagkalate ni Dave is medyo may konting tampo ang ating Max Payne. Nangako pa naman si Dave na 8 a.m. sharp siya papasok sa school, which is nalit na itong ating bida. Dahil sa pag-daydreaming niya kay Max Payne, oh no! Ding, ding, ding! Kawawang Max, kawawang Dave. Hindi lang alam ni Max na kaya siya nalit ay dahil sa kanya. Diba? So yun na, dahil napansin na rin ni Dave na hindi siya pinapansin at iniiwasan siya ni Max Payne. Ayun, hindi siya nagpatinag at hindi siya pinto sa kakasuyo kay Max Payne. Grabe, ang haba ng hair ng dollar. And yun na, until one time na may ginawa itong si Max na bala na binuhat yung dalawang partner pero pagbaba niya na pagbaba, hindi na malayan ito ni Max at ito'y biglang natumba at tamang-tama. To the rescue na naman ang ating dida na si Dave at kanyang sinalo habang ito'y nag-slide at natumba sa hagdanan. Ding, ding, ding! Grabe. Grabe. Ding, ding, ding! Grabe talaga ang pagka-superman ni Dave kay Max Payne. Talagang ingat na ingat, alagang-alaga si Max kay Dave. Sana magkaroon din tayo ng Dave ng buhay natin. So yun na nga, dahil sa pangyayari yun ay okay na naman ang ating dalawang dito. Grabe, nakakaloka ito. Away bati ang Max at ang Dave na dito ha. Itong si Max talaga ay a tampo girl talaga ito. Pero I love it. Gusto ko yung attitude niya. So dahil nga dun sa successful ng giver achiever ng ating mga bida at mga friends, ay gumawa sila ng isang mini concert na kung saan gaganapin ito sa next episode. At yun nga, dahil sa concert nito ay naghala 10 lang ating bida. Yun nga lang, nag-request ang mga friends ni Dave at ni Max kung sino nga ba ang pwedeng mag-try sa karaoke ng Giver Achiever na concert na kanilang sinetap. At yun nga, nag-volunteer si Mr. Dave na pwede na kakanta lang siya kapag kasama niya, ka-duet niya, si Max. Wow! Ding, ding, ding! Ang haba ng hair ni Max, talaga hindi siya pwedeng kumanta nang wala si Max sa tabi niya. At talagang si Only Max na ang makakapagbigay ng alam mo yun, ng good mood kay Dave, which is I love it. At talagang grabe. Grabe talaga ang pagmamahal ni Dave kay Max. So, walang nagawa naman si Max at pinambigay niya itong si pinambigyan niya si Jay kahit sabi pa ni Max na hindi siya marunong kumanta. Pero alam naman mga kaibigan ni Max, hindi nagpatalo. So yun na nga. Hanggat sa napilitan siya ay nag-duet ang dalawa. OMG! So,
Isipin mo na lang yung ginawang sulat, ginawang kanta ni Bel Del Valle na kung saan nilabas ito sa ABS-CBN Music Entertainment, yun sigurado, yun yung duet na ginawa nila sa Kiss Me to Her. Yun yung sample na kinanta nila, Dave at ni Max doon sa Giver Achiever concert na kung saan grabe, napanganga ang aping mga friends ni Dave at ni Max Payne dahil sa magandang collaboration ng kanilang awit, magandang blended ng kanilang kanta at makikita mo sa kanilang mga kahit emotion, yung feelings nila habang binabaybay, habang inaawit yung mga liriko na inaawit nila at grabe yung chemistry ng dalawang ito. Ding, ding, ding! I love it. Talagang, if kung napakinggan nyo lang yung kanta, kung napanood nyo lang yung sigurado ako ni Belle at ni Donnie na duet, is yun yung ipinalabas sa His Into Her na Achiever, the Giver Achiever concert na ginawa nila. Jay at Max Payne. Grabe, grabe. Nakakilig talaga dun. Pero after ng duet nila, oh my gosh, muli na namang may tampuhan ng ating bida na sina Tay at saka si Max Payne. Grabe, nakakaloka na naman ito. Dahil lang dun sa word na I like you na kung saan nakakala ni Max na baka pinaglalaroan at pinaprank na naman siya ni Tay tungkol sa pagsabi ko ng I like you ay dito medyo hindi matanggap ni ang Max sa kadahilan ng mapaprank lang ito at nilalaro niya na naman ang feelings niya. Pero gayunpaman is nagpinarampat ni Max kung ano nga ba talaga totoong estado ng kanilang relasyon at nga lang dahil sa pagkahiya na siguro o dahil sa pagka-tote ni Mr. Dave ay sinabi niya na lang na it's just a friend na lang yung kanilang relasyon, which is nakakalungkot, parang ang sakit din sa part ni Max na sabihin, friend na lang silang dalawa, pero parang feeling ko nag-expect si Max na gustong-gusto talaga siya ni Dave, which is true naman, yun nga lang. Dahil sa it's just a friend na pagkasabi ni Mr. Dave, ay hindi natanggap ni Max. Ewan ko ba, may PMS ata ang ating bida? Kasi nga, dahil sa tampuhan nag-walk out ang ating Max at doon na napansin ng mga ilang kaibigan na hindi nga okay itong dalawa. From mortal enemies to friend to enemies, grabe. At hindi na hindi na talaga matitinag pa. Okay na nga sila. Tapos kayo pa man, ito na naman ang nangyari. Grabe. Hanggang sa nag-confrontahan ang dalawang ito. Yes, nagkumprantahan po sila sa last episode ng Kiss Into Her. Nagkasagutan po ang dalawa. Medyo hindi na rin ang pigilan ni Dave ang kanyang damdamin dahil sa mga salitang hindi na rin sinasadyang banggitin ni Miss Max Payne. At doon na nga, nagsimula na naman ang kanilang World War 3. Grabe! I'm hoping na sana maging okay sila. So sa next episode, yun ang ating aabangan. Ang kanilang pagbabati ulit ng ating bida sa episode 6 ng Kiss Into Her. Ating hintayin at antabayanan ang kanilang pagbabati. Dahil right now sa pagkatapos ng Kiss Into Her episode 5, ay talagang nag-war sila ngayon. So nakakalungkot man yung episode na ito, pero nag-expect pa rin tayo sa susunod na kabanata. So hanggang dito na lang muna ang aking vlog. I'm hoping na nagustuhan yung aking kwento. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para maging updated kayo lahat sa aking vlog. Ito yung online chicken darling ng Bayan Senorita na. Kaibigan, love you!